Okay, good evening mga homies. Lalabas ka yung vlog again. Okay, maingay. Ito, gagawin natin ngayon yung naked handlebar niya ni Sarah Tool. Babawasan natin, konting trimming lang po. Ito ginagawa ni Boss Marvin. Yan. Ginagawa niya is isasakto yung bushing na yan, metal bushing dun sa ano. Tapos, babawasan lang to. Grinder lang na onte. Yan. Tirahin ni Boss Marvin. Para sumakto yung spacer na yun dun. Natin kailangan bumili ng panibag. Binabalag ko to. Kung ang payaman works ngayon, tropa. At may... Ito, isang rapid 150. Cost ko yun sa lakang. There, dadi pang bulakan. Dito ba tabad, Brad? O sa kapila? Yan, tama yun. Tama dito. Tabad sa kapila. Wala ka ito buwas. Hey, what's up mga ka-homies? And today, ito na yung mga piyesas para sa conversion natin ng naked handlebar ni Sarah Tool. Ito na yung naked handlebar. Ox na yan. Pinalakihan na namin yung butas dito para yung stock bushing or stock spacer ng Rapid sa manibela ay masusuksok natin dito. Okay na yun. Tapos adjustments na lang dito. Bibili na ako ng mga bolts and nuts sa labas para masimulan na natin to. Kasi may bracket pa kami sa taas na ilalagay dito. Dito. Para makabit yung digital panel gauge. Tapos babarinahin pa yung ano natin, stock disc natin para malagay yung magnet. Yeah, let's go. Bili lang tayo ng mga bolts and nuts tsaka kung ano po mga kailangan.
Magkano po pag may nut? Ito, siyete isa pa. Bakit kaila? Kaso naman na siguro isang daan. Nay, magkano sa electric tape nyo? Magkano po? 30. Bali, magkano pa yung sukli ko? Kinse pa na, no? 16? 16, nai? Bali, ito po, 20 po. Okay na po, nai? Yan, thank you po. Okay, nakabili na tayo ng mga kailangan natin. Mga bolts and nuts. Barena na lang ang kailangan para mabutasan yung sensor, yung disc para doon sa sensor natin, ano? What's up sa inyo? Si Paring Hill, tumutulong sa atin. Shout out, pare! Ano naman? Yeah. And ito na yung mga pyesa na pinagtatanggal namin. Pero, first, yung mga fairings. Ewan ko anong gagawin dito. Yung luma, yung digital bridge. Saka yung fairings dito. Mga side mirrors, tinanggal din namin. Ito na yung kagad yun namin na. Tapos yung pang sa ice cream pa pala pre, no? Yung ano sa ice cream, meron. I-inalis na lahat. Pati po. Alis yun na itong stock. Kapalit yun. Ito yung broadcaster natin, tsaka switches. Few minutes later. Okay. Nakabit na lahat. Handle switch, throttle, brake master, yan. Engage na nasa harap. Kinabahan. Ingitin mo sila gagawin. Tapos na namin yung installation ng mga wiring. Si Boss Herman nag-install lahat. Ako patingin-tingin lang ako. And ito na. Yung handlebar switches na nabili ko, hindi siya tulad ng Domino. Marami pong conversion na ginawa. Tsaka medyo nalito pero okay na. Okay na ngayon. Alam, buksan natin, boss. Guys, itong gear, wala yan. Inalis namin yan, hindi namin kinunik. So, talaga nakabilib yung fuel gauge gumagana.
Magana. Ito yung kill switch disabled na, boss, no? Disabled. Ito yung park light din. Si ano, yung light mismo natin. Headlight. Starter. Magana siya. Panatid. Up mga homies, nagtataka kayo, meron akong ice cream tub dito and ilalagay natin to dito sa ating naked handlebar dito zero tool para matakpan to itong malaking tub na to kasi napapasukan yung tubig ko lang tsaka tubig pag nagpapaligo ako ng mga and susukat ng kulong muna then repaint gagayahin ko lang yung anong ginawa nung isang Rusi RFI user sa Rusi RFI group. Ito yung screenshot ng ano niya, ginawa niya. Gagayahin ko lang din, napagandang idea tsaka ano, budget friendly. Ice cream tub lang kailangan para matakpan. Sinukat ko to, hinati ko yung half, tapos tinrim ko yung sa baba. Ilihain ko na lang. Tapos yun, nilagyan ko ng marks para dun sa mga butas ng tornillo. And turned out pretty okay. Ako naman. Ayan yung tura niya. Oops! Ang gagawin ko, bubutasan ko na lang yun. Ito, pinitura ko na siya. Black Bosni. At ito siya ngayon. Niliha ko na yan kahit pa paano, nakakapit na siya. Kaya ang hindi lang maganda sa kanya is sobrang nipis ng plastic. Kaya madaling mag-bend. Pero nabutasan ko na yung mga ano niya, base doon sa mga butas doon sa trundle. Tayo na natin siya matuyo. Hey, what's up mga homies? Ito ngayon, nakabit na natin yung DIY natin na trundle cover. Galing siya sa ice cream tub ng Selecta. Hindi pa nga ganun talaga katuyo yung paint ko. Kasi may mga sira na yung paints. Dito sa taas, banda. Pero so far okay naman. Protection siya para hindi mapasukan yung loob nun. Ayan. Kaya sa mga naked handlebar users din, hindi lang sa Rapid 150 kundi sa mga iba pang motorcycle. Kailangan talaga ng ganito. Itsura ngayon ni Zero Tool. Hindi ko siya nilagyan ng ng visor na sa harap. Yung visor sa harap guys kasi nasira yung isang bracket na meron ako dito kaya kaya ako muna siyang naked na ganyan. Wailin. It will be done, Entaro Adun.